What's up mga ka-drops? Nandito na naman ako mga ka-drops, nagbabalik. Bro, once again, good evening Philippines, good morning Canada. So mga ka-drops, muli po ako nagbabalik sa inyong harapan mga ka-drops. Wow, may kabaw-baw pa nalalaman mga ka-drops no? So mga ka-drops, nandito tayo muli sa munting kusina ko mga ka-drops. So hindi tayo ngayon magluluto mga ka-drops. Ang gagawin natin mga ka-drops, maglilinis ako sa pader mga ka-drops. Pader, itong pader na to kasi ang daming nagtalsika ng mantika mga ka-drops. So ngayon kahapon nahirapan ako kung anong gawin ko pantanggal kasi medyo yung ibang dumikit na mantika mga ka-drops, antik na. So matigas na. So kung ano-ano na lang ini-spray ko para makita ko kung pwede bang pantanggal kasi yung iba antigas, ang hirap tanggalin. So may isang gumana. Yung gumana lang na pantanggal sa mga antik na mantika na dumikit na hindi na matanggal talaga. Yung hindi ko gustong gamitin kasi baka hindi niya kayang tagalin. Pero siya pala ang powerful. May powerful siya mga ka-drops. Ang galing. Hindi ko akalain na kaya niya tagalin yung mga nagdikitang mantika na matagal na. Baking soda lang pala mga ka-drops ang katapat sa mga bagay na dumikit sa pader na sobrang tagal na. Grabe. So mga ka-drops, papakita ko sa inyo kung gaano kadumi yung pader. Pagkatapos, papakita ko naman ulit kung anong resulta ng baking soda sa pagtanggal ng mga mantikang naging antik na sa tagal na hindi man lang nalinis sa noong unang panahon. Sige mga ka-drops, papakita ko sa inyo, dyan lang kayo. So ayun mga ka-drops, ito yung gagamitan natin ng baking soda mga ka-drops, itong pader na to. So, antik na siya mga ka-drops. Yung iba, sobrang tigas na yung mantika. So, kung ano-ano na lang yung sinesearch ko kagabi sa YouTube, tsaka in-spray ko, kung ano ba talagang pantanggal. Nung nasubukan ko yung baking soda mga ka-drops, uy! Himala! Gumana yung baking soda, kaya niya palang tanggalin yung mga nagdikitang mantika na sobrang antik na. Ayan. So ito yung lilinisin natin mga ka-drops. Pati din yung lutuan, linisin ko na rin. Kasi yung ibang dumi, antik na eh. So nakakahiya. Nakakahiya sa sarili ko. So paano mga ka-drops? Banata na natin para malinis na. So ayan mga ka-drops. So, grabe talaga ka effective yung baking soda mga ka-drops. So, kung gusto niyo maglinis sa mga duming pader sa bahay niyo, kusina niyo, kwarto niyo, kahit anong klaseng dumi, kaya yung tanggalin baking soda. So, maglagay lang kayo ng baking soda mga ka-drops kahit sa anong klaseng lagayan na hindi ginagamit. Tapos lagyan ng tubig. Huwag damihan yung tubig mga ka-drops. Kasi pag dinamihan mo yung tubig, yung baking soda, hindi na didikit. So, tapos gagamit kayo ng maliit na towel. So, simulan na natin. Ayan. Grabe mga ka-drops, effective talaga, pumuti na siya oh. Ito yung pinunasan ko, gumana. So, punasan ko itong lahat. Tapos, pakita ko sa inyo mamaya ko ng result sa baking soda. Diyan lang kayo ha. A few moments later. So ayan mga ka-drops, medyo nakalahati ko na. Nalinis na ang taas. So, ito na lang. Dito, pababa. Yung dumi niya. So, medyo matigas yung iba, pero kaya naman tanggalin ng ano, na baking soda. Kahit gano'n siya katigas. Medyo nangawit na yung braso ko sa kapunas. Pero kaya. Kayang-kaya tanggalin ng baking soda at kayang-kaya natin kuskusin. So, relax muna ako ng konti mga ka-drops kasi nangawit talaga yung dalawang braso ko sa kapupunas. So,
Shout out pala sa ano? Shout out pala sa Oprax. Oprax ba 'yon? Oprax Farm for Curry Brothers. Magaganda mga manok doon. Kung sino gustong pumasyal sa Oprax Farm for Curry Brothers, pasyal na kayo sa for Curry Oprax Farm. Pumasyal na kayo doon. Magaganda ang manok, malusog, maliksi, mabilis. Magaling ang nag-maintenance sa mga manok ni Oprax Farm for Curry Brothers. Galingan mo pa, sino ba yung maintenance ng manok dyan? Si RR. Magaling tong bata nito eh, si RR. Hello RR. Magaling, magaling tong bata mag-maintenance ng manok. Malusog yung manok. Malusog, maliksi, mabilis. Ganon ang Oprax Farm Brothers for Curry Brothers. Shoutout din kay Ray Bernal dyan sa Tugigaraw. Ingat lagi tol. So, ano? Gusto nyo bang makita kung paano ako magkuskos? Pakita ko sa inyo. Medyo nakapagod lang magkuskos. Nakakapagod magkuskos mga kabdaps. Pero konti na lang mga kabdaps. Malapit na akong matapos. Siguro mga dalawang oras siguro. Tapos na tayo magkuskos. Medyo matigas kasi eh. Pero kaya naman tanggalin ng ano, baking soda. So dyan lang kayo ha. Babalikan ko kayo. I-continue ko lang yung pagkuskos ko. Nakapagod talaga mga drops. Ayun siya pala. Shout out pala sa Masayon family na nasa Maynila ngayon. Lalo na kay Jopit Masayon. Bagong baba galing sa barko. Jopit Masayon, enjoy your vacation. Ay, mabait to si Jopit Masayon eh. Kaya puntahan nyo siya. Nasa Valenzuela daw siya nakatira. And then siya magbibigay doon ng pasalubong kung sino pumunta doon. Ingat lagi. Jopit Masayon. Enjoy your vacation. Diyan lang kayo. Magbabalik ako. Grabe mga kadaps. Nangawit na yung braso ko. Ay. So, konti na lang dito banda. So, dito banda. Pataas. Tapos na. So, pababa na lang. Pero grabe. Yun na yung, pakita yun lang yung dumi, oh. Tsaka yung nilinis ko sa taas. Diba? Maputi sa taas, sa baba, dilaw. Yan. Medyo dilaw sa baba. Yun yung mantika. Yun yung kinukuskus ko. Sa taas wala na mantika, natanggal ko na. Pero, grabe din na exercise. Malupit din pala itong mag, ano, mag kuskus. So ngayon, i-relax muna ng konti mga kadrops. Silipin ko muna yung anak ko kung ano nang nangyari niya sa loob doon. Sa loob ng kwarto kasi nanood ng TV. Diyan na kayo. So mga kadrops, yung anak ko mga kadrops, sinilip ko sa kwarto niya. Kasi bangot yung mukha. So kailangan natin bigyan ng gatas. Baka magalitan tayo. So bilisan natin ng konti kasi umuka sa anak ko mga kadrops na kasi bangot na. Patayin yung bigyan. Wala kayo mga kadaps ha. Ready muna ako ng gatas. So ayun mga kadaps. Ready na yung gatas ng anak ko mga kadaps. So inumin na natin. Ibigay na natin. So ayun mga kadaps. Tapos na tayo magbigay ng gatas sa anak ko. So naubos na yung baking soda ko. So lagi na naman natin yung lagayan ng baking soda. Baking soda on the world! So yeah. Lagyan ulit natin ng kunting tubig. Kunting tubig lang. Pero. Okay. Let's go back! So yan mga kadrops. Whew.
nakapagod. So nalinis ko na dito banda mga ka-drops, pataas. Natanggal ko na yung mga mantika na dumikit sa pader na sobrang tagal na. Ang tawag ko doon antik, na antik na mantika. So ang sakit sa daliri ko. So dito banda, hindi pa tapos, meron pa. So hindi ko to malinisan ngayon mga ka-drops kasi kailangan ko tong tanggalin itong dalawa. So ang nalinisan ko lang itong pader na to. Ito. So malinis na siya. Wala na yung mantika na sobrang antik. So papakita ko sa inyo mga ka-drops. So yan. So andito sa harap, meron pa rin. Yan. Madumi siya dito. Pero ito, malinis na. Mula taas hanggang baba. So yan. Ganun katapang ang baking soda na magtanggal ng antik na oil na dumikit sa pader. So sa ngayon mga ka-drops, mag-relax muna ako kasi natapos muna ang kabilang pader. So itong kabilang pader naman baka mamayang hapon o bukas. So hindi ko tapusin ngayon kasi wala na akong gagawin. Joke lang. Naubos na yung baking soda natin. Wala nang laman. So baka bibili pa ako mamaya. So at least napakita ko sa inyo kung gano'ng ka-epektibo yung baking soda na magtanggal ng mga dumi sa pader. Kahit anong klaseng dumi sa pader na sobrang tagal na, kaya niyang tanggalin. Tibayan nyo lang yung daliri nyo, tsaka shoulder sa pagpunas. So, paano may mga ka-drops? So, bago ang lahat mga ka-drops, salamat pala sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. At yung hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe na kayo. At huwag kalimutan i-press ang button bell, tapos pindutin ang all para mapanood nyo, masundan nyo lagi ang mga bagong video ko. Tapos i-like nyo na lang din. So, bye-bye mga ka-drops. Hanggang dito na lang. Ingat kayo lagi lahat dyan. Bye-bye.